Land reform para sa magsasaka. Si Macapagal ay pabor sa pagpasok ng foreign investments. Pinatupad niya ang dekontrol na siyang nag-umpisa ng tuloy-tuloy na pagbaba ng halaga ng piso sa dolyar. Si Ferdinand E. Marcos ang first president to be re-elected in the Philippines. Taong 1969 nang mahalal siyang muli. 1969 rin ang isa sa pinakamaruming eleksyon sa Pilipinas. At para lalong magtagal sa kapangyarihan, the proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the president by the Constitution of the Philippines. Idiniklara niya ang martial law noong 1972. Inabolish niya ang 1935 Constitution at nagbuo ng bagong konstitusyon noong 1973. In the meantime, rallies and demonstrations are prohibited. So too are strikes, especially in critical public facilities. I've ordered the arrest of those directly involved in the conspiracy to overthrow our duly constituted government by violence and subversion. Nawala ng mga demokratikong karapatan ng mga mamamayan, gaya ng freedom of the press, speech, assembly, and due process. Umiral sa panahon ng martial law ang cronyism, military abuses, matinding graft and corruption, at pagnanakaw sa kaba ng bayan. Panahon ng martial law ay naglunsad si Marcos ng mga eleksyon na di sumusunod sa democratic procedure. Naghanap ang pandaraya at terorismo. Namayani ang nag-iisang partido, ang KBL o Kilusang Bagong Lipunan. Siyempre, puro KBL ang nanalo sa eleksyon. Sa kalaunan, tumindi ang oposisyon laban sa Marcos government kaya't napilitang magpatawag si Marcos ng snap election noong 1986. In answer to their request, I announced that I am ready to call a snap election. Si Cory Aquino, byuda ng pinaslang na Senador Benigno Aquino Jr., ang kalaban ni Marcos. Ang panahon ng snap elections ay isang historic moment na nagpapatunay sa kapangyarihan ng Filipino electorate. Masiglang bumoto ang mamamayan ayon sa kanilang konsensya. Matindi ang ginawang pandaraya ng Marcos administration ng snap election. Vote buying, tampering of voters list, tampering of election returns, gumamit rin ng intimidation, harassment, at murder. Si Marcos ang nanalo sa snap elections ayon sa resulta ng COMELEC count. Pero iyon ay kinwestiyon ng Simbahang Katoliko at ng National Citizens Movement for Pre-Elections o NAMPREL. Hindi rin kumbinsido ang mamamayan. Ang milyong-milyong botante na naggalit sa resulta ng snap elections ay sumama sa EDSA Revolt noong Pebrero 1986. Sila ang tunay na nakapagpalaya sa diktador na naghari ng 20 taon. Dahil sa pag-aalsa sa EDSA noong Pebrero 22 to 25, 1986, ay napilitang umalis si Marcos sa Pilipinas at mag-exile sa Hawaii. Sa panahon ng administrasyon ni Corazon Aquino, nagbuo ng bagong konstitusyon na inaprubahan sa pamamagitan ng isang popular vote noong February 1987. Ilang pang hakbang para maibalik ang demokrasya ay ang paglunsad ng eleksyon para sa miyembro ng Senado at House of Representatives noong May 1987. Naglunsad din ng local elections noong January 1988. Pero kahit popular si Cory Aquino, eh hindi naman nalutas ng kanyang administrasyon ang malalalim na problema ng mamamayan. 1992, sa kauna-unahang pagkakataon ay bumoto ang mamamayan ng presidente sa ilalim ng 1987 Constitution. Naging popular na panawagan ang kampanya laban sa trapo o traditional politics. Ang piniling kandidato ni Cory Aquino, si Fidel Ramos, ay tumakbo sa ilalim ng lakas NU City. Nang manalo si Fidel V. Ramos ay nagprotesta sa resulta ng eleksyon ang presidential candidate na si Miriam Defensor Santiago. Inaakusahan ng pandaraya si Ramos. Alam niyo ba kung kailan nauso ang salitang dagdag bawas? Noong 1995, panahon ng congressional at local elections,
Ito yung pandaraya na ang mga boto ng isang kandidato ay binabawasan para idagdag sa boto ng iba. Pero hindi kailangan magdagdag bawas ni ERAP dahil binoto talaga siya ng masa. 1998, nanalo si President Joseph Estrada, isang dating action star na naging mayor, senador at vice-presidente. Gayunman, malawakan pa rin ang korupsyon sa panahon ni ERAP. Naalis si ERAP sa posisyon noong January 2001 sa pamamagitan ng EDSA 2. Ang pumalit sa kanya ay si Vice Presidente GMA o Gloria Macapagal Arroyo. Naging issue din laban kay GMA ang korupsyon. 2004 Presidential Election. Malaking issue laban sa Administrasyong Arroyo ang pandaraya sa eleksyon, kaya raw natalo ang action hero na si Fernando Poe Jr. Dahil sa patuloy na paglabas ng mga ebidensya ng pandaraya at akusasyon laban sa pagkapanalo ni Gloria Macapagal, patuloy ang protesta laban sa Administrasyong Arroyo. Mula noong 1946 hanggang sa kasalukuyan, hindi nyo ba napansin pareho lang ang mga issue? Election fraud and violence, graft and corruption sa gobyerno, poverty of the majority, at armed rebellion ng ilang sektor at grupo sa lipunan. Kaya ang tanong, did the Filipino people value election from the very beginning? Ako, sa tingin ko, oo at hindi. Oo, dahil malaki ang pagtingin nila sa election para alisin ang ayaw nilang pinuno. Hindi, dahil hindi naman nalutas ng kahit sinong nakaluklok sa posisyon ang kahirapan ng malawak na mamamayan. Ang alam ng masa, ang election ay hindi tumutugon sa kanilang interes at sa pagkamit ng tunay na kalayaan at kaginhawaan. Malayo pa talaga tayo sa pagkamit ng tunay na demokrasya na sinasalamin sa pagpili ng tunay na lider ng buong sambayanan. Pero kapag naitaas natin ang kamulatan ng botanteng Pilipino, makatutulong ito para makamit ang pagbabagong minimithi.